5 a.m. Morning po. So guys, it's day 2 here dito sa May Kawayan para sa ating May Kawayan shoot. At nalit tayo ngayon sa pinatawag nila na pundohan. Sasakay tayo ngayon ng bangka papunta sa Barangay Ubihan. So sabi nila medyo 30 minutes yung biyahe. Madilim pa, kaya... Okay, so kasama natin ngayon si Ma'am Lee ulit. So si Miss Lee, nagtatrabaho siya sa Mayor's Office, di ba? Kasama natin siya. City Information Office. City Information Office. Bago tayo pumunta sa seafood, pag-usapan mo muna natin yung OOTD mo. So, for today. I'm not really sure kasi kung ano yung isusuot ko. So sinsabi ni Pao, eh medyo mainit ang hangin doon. So I decided to wear this OOTD, so with my J's. So, ito lang, kaya hirap mainit kasi, so kaya ganito yung attire ko. Yung driver niyo yung isa na. Bakit wala pa tayong ilaw? So guys, paalis na kami. 30 minutes papunta doon sa Barangay Ubihan. Medyo mawawalan tayo ng ilaw kasi kung makikita nyo, sobrang madilim pa yung kapaligiran ngayon dito sa fish pen, fish pond, dagat. And action! Welcome to Barangay Ubihan! Ikaw naman yung on the spot mo! Oh, wait lang! Ayan ang maganda o glimmering. Hello guys, so medyo nagagawa na natin yung ibang shots na kailangan natin dito sa Barangay Ubihan. Hindi lang natin nakuha yung pagputok ng araw kasi medyo cloudy dito sa likod natin. Ayan. Pero dito sa likod, so natapos na natin yung ibang part ng ating shoot for this morning. Ngayon magpapalit na ng damit yung ating mga mangingisda. Pero ngayon kasama muna natin para interviewin si Mami, anong pangalan mo? Puring Evangelista. Si Nanay Puring Evangelista, ilang taong ka na, Mami? 66. 66? Pero hindi ka mukhang 66, no? Thank you. Sigurado po ba yan ang mga ano, lamang dagat na lagi niyong kinakain dito? Oo. Mga sariwa. Dumulundag pa. Dumulundag? Dumulundag pa talaga. So Nanay Puring, ilang taon ka nang nakatira dito sa Barangay ano, Ubihan? Since birth. Ah, talaga? 66 years, oh, since birth. So, tapos, nung mag-aral ako, yung napunta ako ng May Kawayan, sa city ng May Kawayan, sa may MI, May Kawayan Institute, yun. Tapos, so, hanggang sa nakapag-asawa na. Tahimik kasi dito eh, presko hangin, sariwa ang kinakain. Mas masarap dito manirahan kesa sa siyudad. So, nung nakakapunta ka na doon sa mainland, kumbaga, tawagan natin mainland doon, okay. Sa ano, no? Hindi ka ba naaano na parang bakit ganun yung bahay namin? Tubig lahat na nakapaligid dito. Ang lawak ng lupa, nakapagtakbuhan yung mga bata. Mas masaya, mas matahimik dito, mas sariwa hangin. Mas gusto ko dito. Mukha nga kasi atmosphere. Hindi ka na umalis dito eh. No? Mas maano ang atmosphere dito. Yun ang hinahanap ka ng tao eh, sariwang hangin eh. So COVID-free din dito? Ay oho, wala dito. So nung unang panahon, syempre ito, hindi, wala pa itong mga lupa-lupa dito, mga ganyan. So sino nang gumawa niyan? Eh, sa development, yung mga manamumuno, kagaya ni Kapitan, ang daing na ipagawa ni Kapitan. Okay. Yung mga waiting shed, ito o, oh, yung ubo. Mm-mm. Yung eskwelahan, dati wala kaming high school dito. Ngayon meron. Hanggang grade 4 lang kami. Dito kami nung grade 4 lang kami. Marunong ka syempre lumangoy? Medyo lang. Barangay Ubihan. Dahil maraming ubi dito. Okay. Eh, nung unang panahon to, maraming tanim na ubi dito eh. Kaya tinawag na Barangay Ubihan. Ngayon, ano marami dito? Mga tao ang marami. Barangay Tauhan. Seafood! Mga seafood! Ayan, itong si Lynn. Kahapon pa yan, bukang bibig niya. Seafood! At syempre, it's eating time. Kasama pa rin natin si Lynn sa kanyang mga pinagmamalaking pagkain. Dito sa May Kawayan.
So, welcome to Barangay Ubihan. Nandito po tayo sa rest house ni Nanay Turing. At kita po siya ni Kapitan Nino. So, ito po ang inihain sa atin ni Nanay ngayong umaga. Bangus Festival. Iba-ibang klase ng luto ng bangus. So, as of now po, nag-e-enjoy kaming lahat. Meron po tayong sinigang na bangus, dinaing na bangus, at ang tawag doon pao? Mag-react ka naman. Say hi to the audience. Okay. Kain po tayo. Let's eat. Ayun po. Bye-bye, Nanay Tay! Bye-bye! Hi guys! So tapos na tayo dito sa Barangay Ubihan. Okay naman ang shoot natin dito. Masarap ang pagkain. Okay sila Mami, sila Tatay. At ngayon, kasama ko si Bidaman. Yan, siya yung makikita nyo sa ating ginawang video sa maraming excellent. Siyempre kasama pa rin natin si Ma'am Lynn at ang team from Nice Print. Medyo makulimlim ngayon dito, medyo siguro double time tayo sa mga shoots natin. Pero aside from that, medyo padami ulit yung mga kaso ng COVID-19. Kaya siguro aside doon sa dating pag-iingat natin, mas magiging cautious tayo ngayon, di ba? So Ma'am Lynn, nandito tayo sa ating second location para ngayong araw. No? Anong barangay ito, Ma'am Lynn? Calvario. Isa sila sa gumawa ng corona ng Miss Universe. Okay, so guys, dito yung coronavirus na kinatatakutan natin, okay? Kasi wala na yung mga... So kayo po yung gumagawa, nagde-design ng mga corona dito? Opo. Ilang taon niyo na po ito ginagawa, Ms. Nine? Since 2009. Kasi ang amin talagang trabaho, jewelry plating. Dito since 1974. Tapos maraming walk-in nagtatanong kung gumagawa kami ng crown or wedding accessories. Eh since ang ano ko naman eh magbuting-ting yun talaga. At saka yung mga dati na siyang gumagawa ng mga crown dito nawala na. So guys, syempre sikat si Nanay Bubon sa paggagawa ng mga accessories, mga crown, jewelries. So ngayon, pinasok niya na rin tong since uso ngayon tong mga parang mga native na mga ano ba yan, Mami? Bayong. Bayong bag. So ayan, tira mo yung mga design ni Mami. Yung bag, pero ito. 3D embroidery. With 3D embroidery. Ayan, kung makikita niya, parang sobrang detailed yung pagkaka... So hindi kayo namamaligmata. Wala tayo sa Manila Zoo o kung saan man sa Africa. Nandito pa rin tayo sa May Kawayan, Bulacan. Pero ngayon nandito tayo sa isang lugar na gawaan ng mga display na nakikita natin sa mall kagaya nito. Mamaya makikita natin kung sinong gumagawa.
sa may kawayan, yung mga leading oso na ganito kalalaki. Come on. Okay. Say hi. So, hindi ko akalain na ganito sila created here. Kasi this first time ko makasok dito. So, ang dami nilang pwedeng ipagmalaki. May osong nakadapa at may osong nakatayo. Yung mga bangko, nakikita yun naman, di ba? Yes, ma'am. And we have the horns. Ma'am Banshee, nakita natin kanina na ang daming mga parang life figure ba tawag dyan ng mga hayop? Bakit madaming hayop dito? Well, because we produce this for my client. And this is one of our specialty animals. So most of the items you can see all around the country is made by us. Actually, kapag normal lang si Miss Vanjie nakausap mo, normal lang siya. Pero kapag siyempre, mag-explain siya about ano, medyo formal si Ma. Pero sa totoo lang, ano, friendly siya nung kachat natin siya kahapon. Ano yung business name talaga? This is Country Roots Events and Display Incorporated, but we are also carrying the original home brand of Cultura. This is under our visual display department. We are holding very wide departments of the company. So very wide, ibig sabihin mayaman si Mamaji. Napakadami nila. So, nakikita po natin ngayon kung paano po ginagawa ang mga medalya na isinasabit sa mga leeg ng mga anak nyo at idinidikit sa dibdib nila. Sino ba ang first owner natin ngayon? Hey guys, so ngayon kasama natin the one and only Sir Jor Rubio. Hi Sir! Hi! Medyo hindi kami lalapit sa kanya kasi medyo may basuran na tayo kasi kanina galing tayo sa basuran. So very quick lang Sir, no? So ito yung kanyang ilan sa mga masterpieces. Ito, this was worn by Theo Wurschbach. Kasama kita dito. So, Wurschbach. Ayan. Before the ABS-CBN board. Ito na lang. Last na lang kasi masyado tatagal. Oh, so, ito. Bilang ito. Ito na yung ano. Tapos, sir. Kung may ito ipapa. Ayan, nakita mo siya, sir. Anong personality niya sa palagay mo at bakit? I think you're classic and elegant. You don't like medyo masyadong modern, right? Action! Narito po tayo sa tindahan ni Aling Francias kung saan matatagpuan ang mga kuto at kutsinta at kung ano-ano pa. Gusto niyong tikman? Tara! Malabong, ganda ko doon! Palutin mo ako sa iwagan! Palutin mo ako sa iwagan! Grabe ka! Tapos ako pa rin ang ipapakita mong nagsasara! Hello guys! So, napaka-perfect na venue para tapusin ang vlog dito sa Maykawayan sa Francia Special Puto Pal. Maykawayan is more than industry ng business, leather, jewelry, and of course, food. Kaya, punta na tayo sa Maykawayan. Guys, bye! Bye! Enjoy watching! Babay na nga, may pahabol pa talaga. Bakit?